Ito po. Thank you, sir. Thank you. Sobra, sir. Yung iba po niya galing po sa akin. Pasensya na po. Yan lang po talaga. Thank you, sir. Sir, thank you ng marami sa sponsor. Maraming salamat. So ayun nga mga kalakitan, ano, andito na kami ngayon sa Pitwason. Dito ito yung binigay na address ng ating ano patient. Salamat nga pala kay ano kay Merl Alcun. Siya yung nag-ano sa akin na mag-vlog para kay ano. Ano nga po pala pangalan niyo, Ate? Olivia Rarama po. Olivia Rarama. So si Ate Olivia Rarama, siya yung po yung may anak na ano po tawag doon sa ano? Yung isa po ang mata niya po, artificial eye. Ah, artificial. Ako po yung nanay ni Bertson. Ito po yung si Bertson, humihingi po ng kunting tulong sa inyo. Kasi po may na-infection po yung isang mata niya, pinapagamot namin dito sa Maynila. Katunayan nga po yung pinamasahin namin, inutang lang namin kasi mahirap po kami. Eh lumapit kami kay Shermin Alcun Vlogger. Sana po matulungan niyo po kami. Taga Isabela po kami. Maraming salamat po. Basta. So bali mga kalaki diyan ano. Ang nag-sponsor nito ay si Arcas Brother. Siya yung sponsor na nagbigay ng tulong pinansyal para kay Ate Olivia na mayroong anak na ano nga po ulit yun? Na artificial eye po. Kailangan niya ng artificial eye tapos maoperahan po. Yun. Ayun nga, mga kalaki siya, no? Salamat kay ano kay Merl Alcun. Siya yung naging daan para mapuntahan natin si Ma'am Olivia na nangangailangan ng tulong ano. Sa kasamaang palad mga kalaki diyan ano, hindi tayo pwedeng pumasok sa loob kasi isa pala itong charity foundation din ano na tinutuloyan nila ngayon. Sila yung nagkukupkup sa mga halimbawa may bingot, ito yung ano. Hindi tayo pinayagan na makapasok dito sa loob ng building na to kasi bakit kaya pinagbabawalan pumasok niyan, te? Hindi mo rin po alam. So ayan niya no. Bali ng si Arcas Brother mga kalaki diyan na nagpadala ng pera. Salamat kay Arcas Brother. So pinadala niya ang pera mga kalaki diyan ay ano, 3,000. 3,000 yung pinadalang pera ni Arcas Brother. Salamat sa iyo Arcas Brother sa pag-share ng yung blessing ano. So ayan, very limited lang na talaga yung ating magiging vlog ngayon kasi hindi tayo pinayagan na makapasok sa loob pero naghihingi na lang tayo sa kanya, sa nanay niya eh. Anong pangalan ng anak niya, Ate? Bertson Rarama po. Wilson Bertson. Bertson Rarama. So bibidyo na lang ni Ate yung anak niya tapos siguro kung anong tawag nito mga kalaki dyan kung maaari matulungan pa natin si Ate Olivia na mabigyan ng financial na no na suporta no para sa mga pang-araw-araw din nilang gastusin dito sa kailang tinutuluyan. Hindi rin biro yung mga gastusin na kinakaharap nila mga kalakasan no. So ayan, salamat kay ano kay Mer-
So ngayon lang tayo nagkaroon ng time na mapuntahan si Ate Olivia kasi nga dahil nasa trabaho din natin. So iabot natin mga kalakitan yung perang pinadala ni ano Arcas Brothers. Siya po yung sponsor nitong ano mga kalakitan, no. Pag pinagdala niyang pera para kay ano kay Ate Olivia para doon sa anak niya. Ito po. Thank you sir. Thank you. Paki ano lang sobra sir. Yung iba po niyan galing po sa akin. Pasensya na po, yan lang po talaga thank yun nakaya. Sir, ayan, thank you nang marami sa sponsor. Maraming salamat po. Pasalamatan niyo po si ano si Arcas Brothers, siya po talaga yung ano. Maraming salamat kay Asta Brother po. Tapos si ato si Ate Merle. Si Ma'am Merle Alcon, tapos kayo po sir, thank you. Wala pong ano. Ginawa lang po akong instrumento kumbaga ako lang yung ginawang tulay ni ano ni Ate Merle para mapuntahan kita dito. Kaya pero ang dapat po na talagang pasalamatan natin ay ang Panginoong Diyos kasi kung hindi po dahil sa Panginoong Diyos hindi po natin makikilala yung mga taong may mga gininto ang puso na handang magkaloob ng tulong sa mga kagaya natin na ano, may mga dinaramdam sa buhay. Siyempre ganitong mga sitwasyon is mahirap talagang at ang tawag nito mahirap kalaban yung ganyang mga sakit ano. So ano po operahan po yung anak nyo no? Operahan ulit daw sir kasi operahan. Nanghulog yung artificial eye niya. So paano po yung gastusin nun? Sila po sagot nila pero ang allowance namin talaga sa amin yung mga pamasay po ganun sir, papuntang probinsya ganun sir. Bali, ilang ano na kayo dito? Ilang buwan na kayo dito sa ano? Magdalawang buwan na po. Magdalawang buwan na kayo dito. Galing pa po kayo ng probinsya? Opo, sa Rojas Isabela po. Paano niyo po natuntuntungan ng itong siya ano? May kon pa na may kon sila dati, may medical mission. Oo. Yung po nakilala sila. Kasi ano pong pangalan nito? Ang ano? Mabuhay Deseret po. Mabuhay Deseret. Sige, pasalamatan niyo rin po yung Mabuhay Deseret ano. Opo, maraming salamat po sa Mabuhay Deseret Foundation po kasi tinulungan po kami gumamot ang aking anak at ako po. Ayan. Kaya salamat sa foundation na ito, no, kalaki dyan, no, sa Deseret Foundation. Sila yung mga nag-ano sa ano, malaking tulong din to sa mga kagaya niya, no? Ni Ate Olivia, no, na mayroong karamdaman yung anak niya. Ayan. Thank you po. Muli, pwede po kayong manawagan sa ating mga kababayan, sa mga nanonood po sa YouTube na may mga gininto ang puso para po kayo ay patulungan, mabigyan po ulit ng mga ano, pa-financial. Ako po'y nananawagan sa mga may gininto ang puso na sana po tulungan nyo kaming mag-ina na magamot yung anak ko para bubuti naman siya po para makapag-aral. Maraming salamat po talaga. Bali, ilang taon na po yung anak nyo ngayon? 13 po. 13 years old na yun. Dapat ano na yun, ang mga second year high school. Grade 8 na po siya. Grade 8. Pero nung naoperahan na po yun, medyo umuki na po ba yung ano? Kasi dati may bukol yun. Dati may bukol, tapos inalis nila yung mata niya. Matagal na rin kami pong pabalik-balik, pero mahirap talaga ang buhay namin. Kaya 2 years po na hindi kami nakabalik. So, walang pera talaga. May tanong lang po ako. Paano po niyo po nakilala si Mer Alcon? Pamangkin po ng asawa ko po. Pamangkin po ng asawa? Kabaryo ko po siya. Si Mer Alcon mga kalakit yan ano ang kanilang ano sila yung nagpo-provide ng mga ano mga kalakit yan, nagpapagawa sila ng mga bahay sa kanilang probinsya. Sila po yung nagiging way para mabigyan ng mga disenteng tahanan yung mga kapuspalad nating mga kababayan na hindi kaya magpatayo ng bahay. Sila po yung silang magnanay po si Charmaine Alcon. Sila po yung nagsasagawa po ng housing sa anong lugar po sa inyo sa Cagayan? Rojas din po. Doon po sila nakaano. Kaya mga kalaki dyan, baka pwede akong makakaigis sa inyo ng suporta. Suportahan nyo po si Charm Alcon Vlog. Anak po siya ni Mer Alcon. Nasa ano po sila, sa Isabela po sila ngayon nakabase. Pero
ang kanila po talagang content is pagpagawa ng mga bahay, kung ano po mga ano, yun po ang kanilang binablog, pagpapagawa ng bahay. So sa mga nais po tumulong sa kanila, mga kalakit yan, ano, ilalagay ko sa description yung link ni Charmaine para kung nais nyo pong makibahagi sa kanilang ginagawang housing. Ayan. Maging ano rin po kayo sa ano, sa mga gaya nilang may bukas palad na ano, magtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan, ano. Sila po yung pinapasalamatan natin sa araw na to, dahil sila po yung naging naging daan para makilala po natin si Ate Olivia, hindi mapaabutan natin kahit konting tulong, mga kalaki dyan, ano, mabigyan natin si Ate Olivia. So siyempre si Arcas Brother, hindi po natin dapat kalimutan, siya din po yung sponsor ngayon, ang nagpadala po ng pera para po kay Ate Olivia, pang pang gastos ni Ate Olivia dito. Yeah, salamat mga kalaki dyan. Siguro anong-ano ba? Wala akong masabi, mga kalaki dyan, kasi hindi ko nakita yung bata, hindi ko talaga na-videoan yung kalagayan ng bata, ano. Pero sana doon sa ano, sa may mabigyan tayo ng kahit flexing video ni Nanay Olivia. So ayan mga kalaki dyan, salamat na muli. Diyos na po ang bahala sa ating lahat. Ayan, baka may gusto pa po kayong sabihin sa huling pagkakataon po. Maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat. Ako po yung nanay ni Bertson. Ito po yung si Bertson. Humihingi po ng konting tulong sa inyo. Kasi po, may na-infection po yung isang mata niya. Pinapagamot namin dito sa Maynila. Katunayan nga po yung pinamasahe namin, inutang lang namin. Kasi mahirap po kami. Eh, lumapit kami kay Charmaine Alcon Vlogger. Sana po matulungan niyo po kami. Taga Isabela po kami. Maraming salamat po. Basta